Magandang araw, Pilipinas! Isa na naman pong political topic ang ating ihahatid sa inyo. Isang PUP student ang nagtanong kay Brother Eli kung lalaban ba nila or ilalaban ba nila ang Estado dahil sa pag-abolish di umano sa DND Accord. Ito ang sagot ni Brother Eli sa mga estudyante na nasa UP at PUP. Ayon kay Brother Eli, mga GAGO, ang mga estudyante na lumalaban sa gobyerno. Ang dapat ay pinapahalagahan nila ang mga magulang nila na nagdi-deal-deal ng asin para lamang sila ay makatapos. Sino nga daw ba ang matutuwa na kapag ka ang isang anak ay makikita mo na nasa bundok, bigla mo na lang malalaman na ito pala ay isa ng NPA o New People's Army. Pinagdiinan din ni Brother Eli na kahit noon pa man ay walang magandang ginawa ang nasabi nga pong association. Dahil isa nga ito sa lumalaban sa gobyerno. Meaning, pag lumalaban ka sa gobyerno, isa ba itong maganda? Ibig sabihin, wala kang inaayudahan sa ginagawa ng gobyerno, maganda man ito o hindi. Dahil lahat ng gagawin ng gobyerno ay hindi mo sasang-ayunan. Sinabi din ni Brother Eli na ano ba ang meaning ng GAGO. Ang GAGO ay mismong galing sa UP Diksyonaryong Pilipino at doon mismo nang galing. Ang sabi ng diksyonaryo, ang GAGO kung lalaki ay walang talino o mahina ang ulo at GAGA naman kung ito naman ay babae. Meaning, kapag ka ikaw ay pumasok, isa kang estudyante at ikaw ay nagpasakop sa ganitong organisasyon, ikaw ay GAGA dahil hindi mo man lang pinahalagahan or binigyan ng importansya ang pagmamahal at pagtitiis ng magulang mo sa iyo. So anong tawag doon? Isa kang GAGA. Sinabi rin niya na GOGO ang mga namumuno sa UP or PUP na kung saan ay gumagawa ng sarili nilang gobyerno at hindi nila nalalaman na may mas mataas pang gobyerno sa kanila. Sabi nila, kapag pinakailaman ng gobyerno nyo, ayaw nyo. Eh higit lalo ang gobyerno na mas mataas sa inyo na inyong papakailaman. Sa palagay nyo, nakakatuwa ba ito? Yan ang mga naging pahayag ni Eli Soriano at panawagan niya nga sa mga estudyante kung sila ay matatalino ay laging mag-isip muna bago gawin ang isang bagay. Samantala, narito naman ang naging komento ng mga netizen. Correct, thank to God. Sabi ng isa, I'm so happy to find this reliable and honest account manager who has... Anila, very well said, Brother Eli, hahaha. Ganitong dapat ipamulat ang di tama. Many work on the surface without digging the truth. Sabi ng isa, walang ibang dapat sisihin dito kundi ang mga Dilawan dahil ginawa nila ng issue ang ROTC at CAT. Sa mga paaralan at ginawa ng batas ng mga Dilawan sa Kamara at Senado na maalis ang militar dahil hindi sila makaporma noong may militar pa sa mga paaralan. Kaya ginawa nila na maalis at mula noon na mayagpag at naging kuta ang mga paaralan ng mga kabataan na napupunta sa New People's Army sa kalokohan ng Dilawan. Yan ang kanilang mga sinabi. At takot kasi sila noong pumasok sa UP sa panahon ni Marcos kasi yan yung kampo ng UP Vanguard. At nariyan din dati ang kampo ng Home of the Rainbow Ranger. Sabi ng isa, by the end of the day, magiging corporate slave na sila, susunod sa batas at magmumuni-muni na lang sa nakaraan sa panahong naging GAGO sila. At ito pang sinabi na lang isa, malungkot na katotohanan. Sila kung tutuusin ang mga matatalinong tao na dapat sandala ng mga estudyante at magulang sa paglinang ng karunungan. Kaya lang hindi nila ginagamit ang mga kukote nila sa tama. Tama si Brother Eli sa mga sinasabi niya, sana makinig ang mga kabataan ngayon upang hindi na mapahamak sa bundok. O ayan, tamang kasagutan at napaka-formal niya. Tama lahat ng sasabihin ni Ka Eli dyan, estudyante kayo ng Pilipinas at ng gobyerno, hindi estudyante ng kung ano-anong partido. At yan ang ating kaibahagi. Ano ang masasabi niya about ito? Lagay ang sa ating comment section dahil yan ay mahalaga sa amin. And images are already to the respectfully owners. Thank you for watching Showbiz Now.